hanap tayo ng bata na hapon. Kasi alam nyo, mga yummy ang mga batang hapon, ganyan. Hello, mga Ka Frenny! Welcome back po ulit sa aking YouTube channel. Sa mga bago ko pong subscribers, maraming salamat po sa pag-subscribe. At sa mga subscribers ko na laging nanonood ng aking live streaming, nag-aabang ng aking premiere vlog, maraming salamat po sa panonood. Ako naka-yukata. So alam nyo, nag-date po kami ng aking Japanese boyfriend. Nagpunta po kami ng Hikone Castle sa Shiga. So napakarami pong nagtatanong kung paano at saan ko nakilala ang aking Japanese boyfriend. So sa vlog po na ito, isishare ko po sa inyo kung saan nga ba nagsimula, paano kami nagkakilala, saan ko siya nakilala. So sa mga interesado po, sana po panoorin nyo ang vlog na ito. Keep on watching lang po mga Ka Frenny! So bago ko po i-share ang aming love story, so konting jikushokai lang po or self-introduction sa mga bago kong subscribers or sa mga hindi nakakakilala sa akin. So isa po akong licensed caregiver na dito sa Japan. At almost 4 years na rin po ako na naninirahan dito sa Japan. So before po sa nursing home po ako nagtatrabaho. So 3 years po ako nag-work doon as caregiver. Pero nung nakapasa po ako ng licensure examination, lumipat po ako ng ibang company. Lumipat po ako ng hospital. At isa na po akong nursing assistant sa hospital na pinagtatrabahuhan ko ngayon. So let's start na nga po mga Ka Frenny. So alam niyo po, itong Japanese boyfriend ko na si Hiroyuki, siya po ay 30 years old. So isa po siyang researcher. At siya po ay pinanganak sa Okayama, Japan. So alam niyo po, dun po ako dati nag-work sa isang nursing home sa Okayama, Japan. So syempre, doon din po kami nagkakilala sa Okayama. So alam niyo mga Ka Frenny, saan ko siya nakilala? Hindi kayo mabibigla. Kasi nakilala ko siya sa isang online application, dating application, ganyan. So, hulaan nyo kung ano. Yes, nakilala ko siya sa Tinder. So, hindi ko ina-expect na makakakilala ako ng magseseryoso talaga sa relasyon. Kasi alam nyo, syempre, ang pananaw kasi pag mga dating app ganyan, hindi nagseseryoso ganyan, yung parang nagpe-play-play lang. So, yun yung perception ko sa dating application. So, ito na nga mga Ka Frenny, syempre, na-download na natin ang Tinder. So, syempre, may mga swipe, may mga puso, at may mga like. Pag bet mong pusuan, pusuan. Pag bet i-like, i-like. Pag bet i-message, i-message. So, nakita ko yung kanyang profile picture. So, pagtingin ko sa profile picture niya, sabi ko, ang payat naman nito. Kasi payat talaga siya sa personal, payat din siya sa picture. Tapos nakita ko yung location niya. Sabi ko, ay okay to. Malapit sa aking location, kaya talagang pinusuan ko agad, nilike ko. At syempre, minessage ko. Minessage ko siya ng konnichiwa. Ayun, message agad tayo, ganyan, huwag nang papatagalin. So syempre, nung una ko siyang nakilala, hindi naman agad ako umasa na seseryosohin ako, ganyan.
pag may jowa kang hapon or pag may kaibigan kang hapon or may nakakausap kang hapon, so mapapractice po ang inyong Nihongo. So yun talaga ang aking balak na gawin lang talaga. So gusto ko na mapractice or mas gusto kong mahasa pa sa pagninihongo. Ganyan. So ayun nga mga ka-Frenny, nag-message ako ng konnichiwa. Siyempre, hindi agad nag-reply. So napakatagal mag-reply, siguro ilang araw. Ilang araw na hindi niya nabasa, hindi siya nag-reply agad sa akin. So siguro dahil busy siya sa work, alam naman natin na ang mga hapon talaga ay napaka-workaholic at talagang pag oras ng trabaho, trabaho. Tapos ito na mga ka-Frenny. So sa hindi inaasahang pagkakataon, may notification na dumating sa akin. So message galing sa kanya. So, syempre, ang message ko lang sa kanya nung una ay konnichiwa. Ang reply agad niya sa akin ay, sabi niya kung pwede ba daw kami lumabas at uminom ng kape. So, syempre, that time, sabi ko, napakabilis naman ito, magkakape agad. Hindi ko agad ni-reply yan. So, pinatagal ko pa ng very good. So, hindi ko talaga siya ni-reply yan. At syempre, dahil bata, kasi mukha talaga siyang bata, although, nakalagay naman yung totoong edad niya doon sa profile niya. So, syempre, naisip ko, baka gusto lang nitong mag-play, baka gusto lang nitong mag-chuk-chuk, ganyan. Kaya gusto agad na magkape, ganyan. So, hindi ko siya agad ni-replyan that time. So, siguro tumagal pa ang ilang mga buwan, mga 2 buwan. Tapos, nag-chat ulit siya sa akin. So, ganun ulit ang gusto niyang mangyari. Magkakape daw kami, ganyan. So, after 2 months, nagkita kami, ganyan. O, diba? So, after 2 months pa kami nagkita, mga ka-Frenny, pero hindi po kami nagkape. Alam niyo po kung bakit ko siya kinita. So, alam niyo, that time, nagkikrave talaga ako na kumain ng Italian food. Gusto kong kumain ng maraming pizza. Gusto kong kumain ng carbonara, ganyan. So, ayun. So, ang invite niya talaga sa akin ay magkakape daw kami sa Starbucks. Sabi ko, pwede bang hindi na lang tayo magkape? Parang gusto kong pumunta na lang sa Italian restaurant, ganyan. Kasi alam niyo, ang mga hapon, syempre, paglalabas kayo, kasama niyo ang hapon, automatic yan sila ang magbabayad talaga. Ang mga hapon po ay galante talaga. Sila talaga ang maglalabas. So, ayan na nga mga ka-Frenny, nag-meet na kami. So, napakapayat po. Tapos, alam nyo mga ka-Frenny, hindi ko rin ine-expect na magugustuhan ko siya. Kasi ako kasi hindi, kumbaga, iba yung type ko na lalaki. Parang ang type ko kasi ay yung tipong bad boy looking. Ganyan kasi ang mga type ko talaga. So, sabi ko sa sarili ko, ay parang hindi kami magiging mag-jowa nito. Pero okay lang. Hindi ko naman hinahangad na magkaroon ng jowa nga that time or ng jowang hapon. Kasi ang gusto ko lang is makakain ng carbonara at saka ng pizza. Ganyan. Makakalibre tayo kumbaga. So, paano po kami naging mag-on, mga ka-Frenny? So, ayun nga po. After nung first meet namin, so, nung magkahiwalay na kami, pauwi na kami, nakauwi na kami ng bahay, nag-chat siya sa akin kinagabihan. Sabi niya, gusto niya daw ulit akong makita. Ganyan! Gusto daw niya ulit akong makita. Pupunta daw siya sa aking apartment. So, syempre, ay, pupunta sa apartment, iba. Baka gusto lang talaga nitong maka-score, ganyan. So, yun agad, syempre, ang nasa isip ko. Gusto maka-score. Syempre, gusto akong makita. Ako naman, gusto ko din naman siyang makita, ganyan. Kasi alam niyo ang mga hapon, mga batang hapon, mga yummy. Gusto rin makatiki. So, ayun na nga mga ka-Frenny. Nagpunta siya sa aking apartment sa Okayama. Tapos, nag-yakiniku kami doon sa loob ng aking apartment.
Tapos nag-inuman kami, ganyan. Pag may alak, may balak talaga. Nag-inuman kami ng bongga talaga, as in bongga. Tapos, syempre, walang nalasing, malakas pala siyang mag-inom. Eh ako malakas din, ganyan. Palakasan tayong dalawa. Tapos, alam niyo mga ka-Frenny, uuwi dapat siya that day. Uuwi dapat siya. Kaya lang, hindi na siya naka-uwi. Kasi alam niyo, parang nagustuhan niya yung aking company, masaya. Sayang-saya siya. Kasi alam niyo, nung una pa lang naming pagkikita nung kumain kami sa Italian restaurant, tawa lang siya ng tawa. Kasi ako, medyo may pagka-joker din ako. Talagang mapapatawa ka talaga, may pagkakalog. Siguro yun din yung nagustuhan niya sa akin. Tapos, ayun nga, nung pumunta siya sa aking baler, hindi na siya naka-uwi. Doon siya natulog sa aking baler. Ganyan. So, syempre, pinatulog ko naman. Magkatabi po kaming natulog, ganyan. Pero, walang nangyari, iniintay ko talaga, ay. Iniintay kong mga pa, pero wala po, wala. Natatawa talaga. Yun na nga mga ka-Frenny. Basta itong hapon na ito, araw-araw po kaming nag-chat niyan. Talagang araw-araw. Minsan, may mga time na matagal siyang mag-reply. Matagal po talagang mag-reply. So, ang nasa isip ko na pag minsan, hala, siguro, i-ghost na ako nito. Kasi hindi na nag-reply. Minsan talaga 5 oras, 8 oras, 10 oras bago po makareply. So, ayun. So, naintindihan ko na rin naman na ang mga hapon nga pala ay ganun. So, syempre, that time, hindi ko alam na ganun pala sila. Pero kapag tapos na ang work nila, ayun, saka ka lang nila re-reply. So, sino ang unang nagsabi ng I love you? So, syempre ako. Ako na agad. Huwag nang patagalin. Ako na lang lagi. Ganyan. Kasi, mahiyain ang mga hapon. Ang mga hapon ay hindi agad sila nag-I love you. Kumbaga sa atin, di ba lagi tayo nag-I love you? Sila, hindi. Kumbaga sa kanila, mahirap bitawan yung salitang I love you. So, sila ay iski. Iski lang nung una. So, syempre, ang pag-iisip ko nun, hala, hindi naman ako ata mahal nito kasi iski lang. Siyempre, ang alam natin sa ski is like or I like you, ski. Tapos hanggang sa naging die ski na, ayan. Tapos, ayun, hanggang sa naging maestro na, ganyan. So, hindi ko naman ina-expect na magtatagal nga talaga kami ng aking Japanese boyfriend. Pero alam nyo, napakaswerte ko, nakilala ko siya, napakabait po niya. So, hindi po lahat ng hapon ay sumitay or cold-hearted kasi napaka-sweet po niya. So, ayun lang po mga ka-Frenny. Maraming salamat po sa panonood ng content na ito. So, hindi po ako nagsisisi at nag-download ako ng Tinder. Dahil sa Tinder, nakilala ko po ang aking Japanese boyfriend na soon to be Japanese husband. So, yun lang po mga ka-Frenny. Maraming salamat po sa panonood.